Magandang araw mga kasaka. Ngayon po, nandito naman po tayo sa ating munting ampalayan. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-pruning. Tara po. Mga dahilan at paraan po sa pagpupruning ng ampalaya. Una po, alamin po natin ang variety ng ating ampalaya na tinatanim. Ito pong tinatanim ko po ay, ito po ay Mestiza F1 po from East West. Ang Mestiza po na ampalaya, hindi po kagaya ng ibang variety, kaya din ang isa pang magandang variety na Galaxy na pinupro natin hanggang po 1 meter to 2 meters yung pinupro natin mula sa ibaba pataas. Pero naman po itong Galaxy F1, ang pagpuprun po lang po natin is 1 foot lang po, kasi po talagang ipopruning natin ito para po mas malinis yung puno, mas malaking, mabilis lumaki yung stem niya, mas malaking stem, mas marami pong nutrients na binibigay niya po sa itaas. Gaya nito po, ganito lang po yung pagpupruning. Tinatanggal natin yan sa ilalim ka. Kasi kapag nagde-drenching po natin tayo, nag-apply po tayo ng abono, madali po natin makikita yung pinakapuno. Yan po. Yan. Bakit po natin ito nililinis? Kasi ito pong nasa ibaba, kapag umuulan po, ito po yung nag-uumpisa ang sakit. Yung black spot at saka yung yellow spot, punggos po yun. Para maiwasan po natin, pinuprunt po natin yun. Gaya nito. May isang ruler po yan. Ayan. Ito po yung sa taas niya. Ayan. Bakit po hindi natin gayahin ang Galaxy na hanggang sa taas yung pruning? Kasi po itong Mestiza na to, dito pa lang po sa ibaba, bawi-bawi na po kayo. Kasi dito po sa baba, nag-uumpisa siyang mamunga, hindi gaya ng Galaxy. Ang pinakamarami niyang bunga is nasa itaas. Ito pong Mestiza na ito, yung bunga niya ay nasa ilalim lang. Ito, bubunga din itong portion na ito, bunga din. Kaya lang hindi natin yan pinagpapatuloy kasi prone po yan sa bakterya. Kapag umulan, yan, tinatawag natin na fungus. Mag-yellow po yan dito sa ilalim, aakyat yan sa taas. Kaya po, hanggang dyan lang po tayo. Kung maaari, lagyan natin ng ano, ganyan. Ate. Yan. Ganyan lang po pagpupruning ng ampalaya na Mestiza. Huwag nyo pong lahatin kung anong ina-apply nyo pagpupruning sa Galaxy. Huwag nyo pong gayahin sa Mestiza. Sayang naman po yung runner sa ilalim. Napakaraming bunga ibibigay yan. Magkakaiba ang karakteristik ng ampalaya na Mestiza at saka Galaxy. Iwan ko lang sa ibang variety pero itong dalawang na to, subuko po na ito. Sa ilalim lang po ako nagpupruning. Isang ruler lang po. Ganyan pong yung pagpupruning ng Mestiza F1. Sa ilalim lang po yung nililinis natin. Sa kadahilan ng hindi madaling tatabla ng sakit, ng fungus, ng yellow spot. Tsaka pag nag-a-apply tayo ng abono, nagde-drenching tayo, madalay nating malalaman kung saan yung puno. Dali po nating makikita, mas mabilis yung trabaho natin. Ganyan lang po. Tsaka itong talbos, napakasarap po ito, lagyan ng munggos. Gulay po ito, makakain po yan. Ganyan lang po yung pagpupro ng ampalaya. Napakadali lang po. Tsaka huwag po nating mamalaitin yung ampalaya. Money maker po din po ito. Biruin mo po sa isang butil ng ampalaya, sa isang liso ng ampalaya. Kahit magpo-produce lang po yan ng 4 na kilo na bunga. 4 na kilo na bunga sa isang puno ng ampalaya, sisiw po yan. So kahit na tag 30 pesos yung kilo, 120 pesos bawat puno yung kikitain mo. Kahit na maka
tanim ka lang dito ng 1,000 puno times 120 pesos, pinakamura lang yun ha, 30 pesos per kilo. Yun, kikitain namin. Saan pala yan? Kaya lang, dapat pag-aalaga nito, parang sarili mo rin. Alagaan mo rin umayos. Yan, siyempre madali mo makikita yung pinakapuno niya. Pag nagdi-drensing ka, ayan, naku, hindi mo nakukubaran. Parang naghuhubad na. Itong ampalaya na ito, magwa 1 month old na po ito. Nag-uumpisa ng nagdadala ng bulaklak. Yan. Ah, swerte tayo ngayon kasi nulan kagabi. Ilang araw na walang ulan. Buti na lang naka-drip irrigation po tayo. Kaya easy lang po sa atin kahit na may init na isang taon, basta't may tubig lang yung sapa. Yan, kita nyo po ito. Yan, mga naninilaw yan. Yan ang umpisang sinasabi ko sa inyo, yung yellow spot. Kapag hindi nyo ito ini-eliminate, akyat yan sa taas hanggat na mahawa po yung isang buong puno. So, sayang naman. Yan, nangumpisa na yan. Kaya, tatanggalin po natin yan. Kita nyo po. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagpo-pruning ng ampalaya. Unang dahilan, madali nating makikita yung puno kapag nag-aabuno tayo. Pangalawang dahilan, mas pabilis na lumaki yung stem niya. Mas malaking stem, mas maraming nutrients may bibigay niya sa taas. Pangalawa po, at pangatlo po, kapag naulan, yung sa ilalim na mga dahon, hindi po madaling matamaan ang pisik ng ulan. Makaiwas po tayo sa yung yellow spot. Ayan po. Napakalaki po yung dahon ng ampalaya natin. Sayang, tinatanggal natin. Pero huwag po tayong manghihinayang. Kasi po, para lang po yan sa production natin. Mas lalo pa pong lumaki yung production natin. Madami po yung binta natin. Ano po, maraming salamat po. Sana po may natutunan naman po kayo sa video natin. Ayan, sa hindi pa po naka like and subscribe po sa channel natin, ayan, tulungan nyo po ako para po marami pa po tayong ma-vlog, marami pa po tayong video na may i-upload na mapapanood sa mga kagaya nating baguhan lang nagpa-farming. Maraming salamat po. God bless po.